Okay, what's up guys? Got Smoto here. Tulad yung nasabi ko sa inyo, gagawa tayo ng small review about the Saramonic microphone sa ating DJI Osmo Action. So bali, ang setup ko ngayon guys is naka-siksik siya ngayon dito sa aking right cheek pad. Meron din ako sample video na nasa harapan ko or nasa nose guard ko ba na. So papakita ko rin later on. Bali, ang magiging sakop lang na ito is advantage, disadvantage ng microphone na to. Tapos siguro bibigay ko na rin yung comparison ng setup between dun sa turut ko sa inyo, sabi ko kanina, nasa harapan natin or bandang nose guard tsaka itong nabanda na sa cheek pad na mismo. So yun lang naman yung bibigay ko, no? Piyahin na muna tayo. So simulan na natin ang pag-usapan ng advantage ng microphone na to, no? Sabihin natin unang advantage nito is yung pagiging plug and play niya. So hindi mo na kailangan ng adapter para gumamit pa ng microphone. Pagkabili mo dito, pwede mo na siyang rekta isaksak. Salpak na lang ang gagawin mo dito. Rektang-rekta na kagad. Magandang advantage yun guys, kasi in case na umuulan, madali mo matatanggal yung mismong microphone mo, no? Hindi ka na mamamroblema guys kapag ibabalik mo yung tinanggal mong side door dito. Kasi i-open mo lang yung side door dito at sasalpak mo na kagad yung mismong microphone. Ang pangalawang advantage naman is cost. Kung ikukumpara mo to sa adapter ng DJI Osmo Action, actually mas mura to. Ang original mic adapter na DJI Osmo Action is around nasa 2.5K. And itong microphone na nabili ko is nasa around 1.2K lang naman. So merong 1.3K na difference, diba? Ang laking tipid na yun kung tutuusin mo. So number 3, design talaga siya for DJI Osmo Action, kaya wala tayong problema pagdating sa compatibility. Hindi katulad na iba Type-C microphone, hindi tinatanggap ni DJI Osmo Action. Sa microphone na tong Saramonic, tinatanggap niya kagad. Ano, wala ka na kailangan gawin. Salpak na lang talaga. So, napaka-convenient niya guys. At saka, ang last na advantage na may bibigay ko dito kay Saramonic is madalas sa pagbablog ko na di-disconnect yung adapter dahil nga sa hangin. Ano, kasi napapansin ko lang parang hindi masyadong mahigpit yung mismong kabitan ng adapter kumpara dito sa Type-C port na talagang ano na, pahaba pa siya, no? Talagang mahigpit. So sinubukan ko siyang ikabit langgal, ano, and hindi siya basta-basta na di-disconnect, kaya hindi na tayo mamroblema in case na mawalan tayo ng mic in the middle of vlogging. So yun yung mabibigay kong advantages niya guys. Proceed naman tayo sa disadvantage. Syempre papasok pa din dyan yung cost. Bakit papasok pa din yung cost? Unang-una, pag bumili ka nitong mic na to, as in directly connected yung port mo sa microphone mo. Ay, in case na maputol yung Type-C mo at saka microphone, kailangan mong bumili ng pinakabuo ulit. So another 1.2K in case. Unlike naman kapag naka-adapter ka, pag naputol yung mic mo, mic lang talaga yung papalitan mo, which is around nasa 200 pesos long or less, di ba? Syempre, advantage at disadvantage din yung cost. Pangalawa, bulky yung mismong Type-C port niya. Parang nasa 1 inch din siyang nakalitaw. So 1 inch din nakalitaw yung mismong microphone mo compared sa adapter na halos ano ba, quarter inch lang siguro ata yung nakalabas or half an inch din. So pagdating sa pagiging bulkiness niya guys, disadvantage din talaga yon, kasi merong tendency na sumagi or masagi mo yung microphone mo. Pag nasanggi mo siya, syempre may chances siyang maputol kasi napakalaki niya eh. Mas malaki pa siya or mas mahaba pa siya dun sa mismong side door natin. Isa rin yun sa disadvantage niya, no? So yun naman yung nakikita kong advantage at disadvantage sa kanya sa Saramonic microphone na to, no? Ang magandang kasi guys is convenient siya gamitin. Plug and play na eh. Di mo na kailangan ng adapter. Kumbaga wala ka nang ititindihin pang mga external saksak. Wala na. Kumbaga, as in rekta mo na to siyang gagamitin. Convenient para sa akin na gumagamit ng camera daily. Siyempre, gumagamit ng camera for vlogging. So, siyempre, sa tag-ulan, di naman natin mapipredict yon. So, kapag umulan, madali mo na siya matatanggal at makakabit. Currently, itong naririnig nyo is nasa cheek pad ko nakalagay. Ito, papakita ko sa inyong video is nasa bandang nose guard ko or parang breath guard o ano ko tawag doon na. Basta nasa pinakaharap siya ng helmet natin. So, ito yung sample. What is up guys, Got Smoto here. So for today's video, gagawa lang tayo ng konting quick review. Siguro bibigay ko lang sa inyo yung advantage at disadvantage nito. Comparison, at para at least makompare nyo kung anong pinagkaiba ng dalawang mic.
Ayan guys, so nabigay ko na sa inyo yung advantages at saka disadvantages ng microphone na to, no? At saka yung mga sample comparison video. Sana sa mga DJ Osmo Action dyan is nakapagbigay ko sa inyo ng information about sa mic na to. Kaya itong Saramonic napaka laking convenient, laking ginhawa to para less hassle, kumbaga, sa mga user tulad ko. Kaya yun lang naman guys yung sakop ng ating video, no? Napaka short vlog lang nito. Kaya sabi ko sa inyo is quick lang na review. Ayun lang naman guys, so hindi ka pa naka-follow or like sa ating page, make sure lang na hit mo na yung like and follow button para at least maging updated ka sa mga future videos natin, ano. So peace out, at may ambulansya sa harap. Kaya peace out na tayo. Babush!